where he gave relief goods, clothing, and blankets to over 1,200 families. However, Aquino said he is frustrated that some residents still refuse to leave their homes despite the dangers posed by the heavy rainfall and the warnings from the government. Pasensya na kayo, pero pag baha ang pinag-uusapan, kagad nasa una sa isip natin yung Marikina. No? Yung nilaunch natin yung Project NOAA para doon sa warning. No? Pinakita sa atin ni Lamiro tsaka ni Mayor Del yung mataas na pampang, siguro mga 10 feet, 12 feet. Tapos pinakita yung marker doon sa unang palapag ng gusaling katapat, nasa taas ng pampang, na umabot yung panahon ng undoy. Tapos 5 to 6 hours lang raw yung inilaki nung ganoon taas. So, natanungan natin, ano ba? At nung nilaunch natin yung NOAA, kung naalala nyo, medyo umuulan. At may konti ng tubig na may konting bahana. So, talagang hinahanapan natin ng paraan. Ano ba magagawa natin dito para hindi naman kada tagulan, eh, magiging tradisyon na sa buhay nyo kailan lilikas sa lilikas, di ba? So, upstream mo, yung sa taas, kung saan nagagaling yung tubig, tinataya po kailangan tayong i-retard, no? Yung pabagalin yung pagragasa ng 5,000 cubic meters ng tubig. Okay? Ilan po yung 5,000 cubic meters? Paliwanag po sa akin, yung isang tanker truck ng tubig, 5 cubic meters yun. So, 1,000 truck na 5 cubic meters ang capacity, yun po yung rumaragasa. Ngayon, hindi naman po ura-urada maitatayo yan. Ginawa yung plano, baka naman i-imbak mo sa isang lugar na hindi naman pala doon ang concentration. Kailangan tama sa natin ilalagay yung aharang para mapabagal yung pagdaloy ng tubig. Eh, kailangan ko humingi ng pasensya sa inyo, no? Yung, siyempre, taon-hon bibilangin yan para maitayo yung aharang ng gano'ng karaming tubig. Okay. Ngayon, panatag naman po loob ko, no? Dahil talaga yung LGU nyo, yung government nyo dito, pangunguna ni Del, tsaka ni Miro, eh talaga naman pong ready-ready, at tsaka alam ko, makulit ho sila pag nagwa-warning, at tsaka talaga sinusuyod lahat para siguradong mabawasan ang pinsala sa atin lahat, no? Yung iba ho kasi, medyo tatawagan mo, medyo tataasan mo ng boses, medyo sipay mo ng konti, yung dulo, takuti mo na, oy, pag wala ka dyan, no? May dereliction of duty. Pero dito, medyo panataglob ko. Kita naman po nyo, no? Maputi ho si Miro, ngayon po maputla na. No? At ano yan, tag team ho yan, no? Pagkatapos kong kausapin si Miro, si Del naman ho ang tatawag para magpaalala dahil baka may nakulang si Miro at balik na doon, no? Parang talagang tag team ho. Kaya huwag kayong maglala, lahat ng problema po nyo, mabilis ho na itatransmit nila, no? Pero basta pagtulong-tulungan po natin to, makisama tayo sa isa't isa, malalampasan po natin to at siguro pipilitin ho natin talagang bawasan ang bawasan nyo, kundi mahinto. No. Ngayon may mga masakit man ho sabihin, no? May mga ibang lugar ho, medyo sobrang tigas ng ating mga kababayang iba. Meron po lugar nagkaroon na gumuho yung lupa. Ang masakit ho, 10 years ago gumuho na yung lupa doon, pinagbawal ng tirikan ng bahay. 10 years ta, tinirikan ulit, gumuho ulit, at may napinsala na naman. So, ginagawa ho yung tinatawag na geohazard map, no? Tinitiyak saan ba mapanganib. So may kaalaman tayo, mapanganib dito, huwag na po tayong magiging matigas ang ulo na ilagay natin na hindi kailangan isugal yung buhay po ng ating mga mahal sa buhay. Di ba? So, gusto ko lang nandito ako, dumadalaw sa inyo para malaman ang kondisyon nyo, kamustahin kayo, at siguro kailangan nung malaman rin po nyo na talagang handang-handa ang gobyerno nyo dito sa pangyayaring to. Marami pa po tayong pagkukunan para tulungan kayo at hindi tayo matitigil sa relief. Siyempre yung rehabilitation. Pero ang pinaka-importante, yung sinabi nga ng Secretary Sigso kanina, yung permanent solution na totoo. Hindi yung pang billboard lang. Aquino then proceeded to Bagong Silangan in Quezon City, which also took the brunt of days of torrential rains and heavy flooding. He's now in Malabon, which is also under a state of calamity due to the flood. On Wednesday, the president was in Muntinlupa and was supposed to visit other flood-hit cities but was prevented by heavy rains, traffic, and floods.